Okay, tuloy natin. Yun, pag-usapan natin, itong vlogger na posibleng makulong ngayong 2023. Kasi meron siyang wrong move sa sarili niya. Ito, wala ditong pinangalanan si Palerista. Wala siyang pinangalanan. Pero sa mga sinasuggest niya dito, mukhang ang tinutukoy ay si Maharlika. Tuloy natin. Ang siste, pinangalanan niya. May pinangalanan siyang mga smuggler na kasangkot pa raw, na malapit pa raw sa Pangulo. At dinadamay niya yung First Lady. Na parang nahagip ko ito eh sa ilang mga vlogger ng ating sumusuporta sa ating mahal na Pangulo na idinadamay daw po nitong si Maharlika ang First Lady sa issue po ng smuggling at iba pang mga issues. Ano? Inuulit ko, hindi ako nanonood kay Maharlika kaya hindi ko alam ang kanyang content. O, ituloy po natin mga tol. Malapit daw sa First Lady. Ha? May pinangalanan itong vlogger na to. Kaya usap-usapan sa GC namin mga vlogger na malamang na malamang masasampahan to ng kaso at talagang makukulong. O para sa kalinawan ng lahat ha, at iniiwas din natin itong si Palerista. Wala pong binabanggit si Palerista rito kung sino ang vlogger. Pero sa aking sariling pananaw, ang maaaring tinutukoy dito ay itong si Maharlika. O pasubali, babala din sa mga kapwa kong vloggers. Ganito po yan mga tol. Kapag katotohanan ang sinasabi po natin, pwede po kayo mag-take ng risk. Pwede po kayo mag-take ng risk. Pangalanan ang mga taong dapat pangalanan. Siyempre, ang risk niyan is being sued. Diba? Pwede kayo masampahan ng kaso. Pero ang depensa kasi sa libelo ay katotohanan. At without malice dapat sa party mo. Ano ba yung without malice? Pag sinabing without malice, kaya mo inilathala yung katotohanan ay hindi para sirain yung tao. Kung hindi sabihin sa publiko na ito ang katotohanan, ito ang ginagawa ng tao na ito, at ito ay mali. Maganda ang layunin ni Manuel Mejorada, ang kilalang DDS vlogger. Pero dahil po sa kanyang maling kaparaanan ng paglalahad ng katotohanan ayon sa kanya, siya po ay nakulong ngayon. Dahil mali po yung kaparaanan niya sa paglalahad ng katotohanan sa di umano'y katiwalian ng dating senador na si Franklin Delon at ibang mga politiko na kanyang binanggit at tinira. Hindi niya napatunayan sa husgado na ang kanyang ginawang pagpapublish ng mga nabanggit na artikulo ay para sa katotohanan at walang malisya sa part po niya. Kaya itetake niyo po yung risk ngayon kung talagang gusto niyo yung pangalanan ng tao. But much better, huwag niyong papangalanan. Ngunit mapanganib din po ang hindi pagpapangalan sa isang tao. Sapagkat hindi naman po sinasabi sa kasong libelo, kung babasahin po ninyong muli ito, na kailangan pangalanan ang tao sapat na sa persepsyon ng third party or third person, maa-identify ang taong tinutukoy mo. Kapag ka maa-identify ng ikatlong panig, meaning, ako nagbabasa ako ng artikulo, blind item, pero doon sa artikulong tinutukoy mo ay tukoy na tukoy, bagamat hindi mo pinangalanan ng tao, tukoy na tukoy kung sino yung sinasabi sa artikulo mo. Maaari ka pa rin managot sa kasong libelo. Dapat malaman ninyo yung mga vloggers dahil ang pagsasalita po sa harapan po ng camera, lalong-lalo ngayon sa harapan ng social media, ay dapat responsable po kayo nang sa ganun hindi kayo magkaroon ng kaso. O ituloy po natin ang pahayag dito o vlog dito ni Palerista. Kasi hindi niya mailulusot yan. Yung binigay niyang pangalan, hindi niya mailulusot yan. Burahin man niya yung video niya, siguradong-sigurado nakarecord na yan. Okay, mukhang ang tinutukoy dito ni Palerista ay yung ginawang akto nitong si blind item niya. O, kasi mamaya pa niya bibigyan ng mga clue kung sino yan eh. Pero ako, hindi ako magdadalawang isip na pangalanan sa aking isipan kung sino ang tinutukoy dito ni Palerista. Ang pagkakamali sa batas, kahit itago mo ito, may kasabihan po sa
larangan ng pagkakalap ng ebidensya na ang lahat ay merong bakas ng ebidensya. Yan po ang principle ni Edmund Locard. Ano? Etong si Dr. Locard, meron siyang principle na tinatawag na in every act there is it always leave a trace. Ano? Dito lalo sa social media. Kapag ka ikaw ay nagsalita dito, yung mga manonood mo, gasinong makapag-screen record, gasinong makapag-screenshot, gasinong makapag-download ng sinasabi mo. Kahit i-delete mo yan, yan ay recorded na. And more so, tandaan natin ang social media, ang internet, lagi po iyang mag-iiwan ng digital print. Kahit i-delete mo sa server ng mga social media platform na ito, katulad ng YouTube, ng Facebook, kaya po nilang i-retrieve yan. At kahit sa sarili mong gadget, i-permanently delete mo man yan, wala na si recycle bin, naka-permanently delete na, akala nyo wala na yan. Merong mga kaparaanan ng cybercrime investigations para i-retrieve yung mga deleted video or files sa inyong mga hardwares. Kaya mag-iingat kayo, be responsible sa actions at sa mga sinasabi ninyo sa social media higit sa lahat sa publiko. O, tuloy natin. Ngayon, sino ba itong vlogger na to? Ayan, paulaan ko sa inyo ha. Ang vlogger na ito ay siyempre babae. Babae si Maharlika. Alam ka namang lalaki ito. Mukha ba siyang lalaki? Di ba? Hindi naman. Babae si Maharlika. Tuloy natin. Tapos ang clue, ang vlogger na ito ay Marites. Si Maharlika, kilala bilang Ismosa. Di ba? Tingnan nyo yung content nitong si Maharlika. Okay? Hindi ko sinasabi ni Parderista si Maharlika. Ako nagsasabi niya na. O, tingnan natin yung Maharlika content. Maharlika YouTube channel. Pasensya na, makakadagdag ng konti sa algo mo ito. Maharlika. Bakit pa ako nakasubscribe dito? Yan, subscribe natin yan. Hindi ko pa pala na-unsubscribe yan. O. Okay? Parang hindi na siya yata nag-upload dito ha. O, 3 months ago. Nananahimik na pala si Maharlika. Pero madalas ko siyang nakikita baka sa Boljakera. Maharlika Boljakera. Yan. Tingnan natin. Meron ba? Ano ba yung content nito ni Maharlika kung saan siya ay nag-bobojak-bojak? Ano ba yung channel niya, mga tol? Paki-comment nga po dyan. Boljak. Boljak ba? Boljak. Boljak. Tingnan natin. Boljak TV Maharlika. Ah, ito. Boljak TV. Dito sa kanyang content, puntahan natin yung mga live streaming niya 11 hours ago. Big Time Smugglers, Herrieta, ewan ko kung ano mga yan. Konektado kay Mrs. President. Mrs. President, pakinggan ang sinabi ni First Gentleman. Sino tinutukoy yung First Gentleman? PBBM, Hindi Tapat, Switzerland Shopping, First Lady, May Inutos, Amiga ni FLO, puro Marites. No? Puro chismis lamang ang sinasabi nitong si Maharlika, tugman-tugma sa mga clue na ibinibigay nitong si Palerista TV. Tuloy natin. At saka fake news. Yan. Yan. Fake news. Ito ba naman? Maniniwala ka pa naman dito. Merong mga sinasabi daw ng mga manonood natin ano, na pinapadinig daw niya po, tapos hindi niya naman pinapakita yung ebidensya. Sinasabi niya, hindi naman daw niya pinapakita ang ebidensya. E di mga chismis lang po yun. Okay, tuloy pa po natin. Nang unang clue natin. Unang clue, ha? Sa unang clue, pasok na pasok kay Maharlika. Babae, chismosa. Tuloy natin. Okay. Tapos Marites na fake news pa. Marites na fake news. Pangalawang clue natin. Tingnan natin ang pangalawang clue. Kaya pala ito nanggagalaiti ngayon kay Pangulong Bongbong. Kaya pala... Nanggagalaiti kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh sinasabi ng mga viewers natin, nanggagalaitik daw po itong si Maharlika ngayon.
kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga taong nakapaligid dito, lalong-lalo na kay First Lady. E naalala ko nga, merong live streaming si Attorney Harry Roque. Tingnan natin. Si Attorney Harry Roque, may live streaming ito eh. Napanood ko nung nakaraan eh. Sumagot dito si Attorney Vic. Sabi ni Attorney kasi Harry Roque dito, ginamit niya yung pangalan eh, ni Attorney Vic. The Spokes Hour episode 75. Mga makabik, pakitigilan si First Lady. Yan po yung titulo ng vlog nitong si Attorney Harry Roque. Akala nyo kasi mga tol, tismoso din ako pero hindi ko tinatranslate sa publiko yung pagiging tismoso ko. Yung mga nangyayari na ito sa mga kapwa natin, vloggers, nakikita ko. But in particular kay Maharlika, ayoko kasing gawing puntahan ng channel niya dahil ayoko makatulong sa algorithm ng kanyang page. Puntahan natin si Attorney Vic. Merong sagot dyan si Attorney Vic. Makalipas kasi ang live streaming, yan si Attorney Harry Roque. Sumagot si Attorney Vic. Nagpasaring po siya. Wala naman siyang pinapangalanan. Pero shinare niya yung live streaming na yon ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook. Ito po. Sabi dito ni Attorney Vic, January 26, 11:29 in the morning. For the record po yan ha. Payo lang sa mga nag-aasam. Ma-appoint. Highlight your qualifications, not my name. Eh, parang pasaring yung kay Attorney Harry Roque kasi alam naman natin na wala pong posisyon ngayon sa gobyerno si Attorney Harry Roque dahil nga po sa appointment ban for one year. Pero sa Mayo, ano, makatapos ang isang taon ng eleksyon, eh pwede na po siyang mapili ng ating Pangulo. Eh parang pinapasaringan siya rito. Eh naghahangad yata siya na ma-appoint. Kaya wag daw pong gamitin ang kanyang pangalan at i-highlight daw po yung qualifications nito pong si Attorney Harry Roque. Eh, sino ba naman ang tinutukoy dito ni Attorney Vic Rodriguez? Walang iba kung hindi si Attorney Harry Roque kasi shinare niya eh. Kung post lang ito na ganito at walang link ng channel ni Attorney Harry Roque, hindi natin i-conclude na ang tinutukoy dito ni Attorney Vic ay si Attorney Harry Roque. Anyway, pareha silang abogado. Alam nila ang legalidad ng kanilang mga aksyon. Kaya walang problema dyan. Maglaban sila kung gusto nila magsampahan ng demanda. Inuulit ko, ako mataas ang respeto ko kay Attorney Vic Rodriguez. Ako po ay sumuporta dito. Pero the moment na siya po ay bumaklas na sa Marcos administration, natatapos na po ang pagsuporta ko kay Attorney Vic Rodriguez. Kaya tinitigilan ko na siya. Ano? Sabi nga niya rito, hashtag pakitigilan ako. Going back, dito po kay Palerista. Puntahan natin si Palerista. Nagalit na galit to kay Pangulong Bongbong. Kasi may hiniling tong posisyon na parang gusto niya mag-ambassador doon sa bansa na kung saan siya naroroon. Wow! Ambassador! May nasagap ako na balita, may naloko. Ano? Mga karamihan daw po dito, mga nag-aahangad na ma-appoint for ambassador. Naloko! Malaki na daw po ang mga binibitawang pera nito. Nagpunta sa Malacanang kasi inaakala nilang sila ay maa-appoint. Ang tumutulong daw po sa kanila ay nasa Office of the Executive Secretary pero pinabulaanan po iyan ng Office of the Executive Secretary o ng Malacanang. Wala pong ganoon na pagkakataon kaya iniimbestigahan na ngayon ito ng ating National Bureau of Investigations nang sa ganoon matuko yung mga nanluloko sa likod. Yung mga tao na nanloloko na ito. At ang hindi mabuti dito mga tol, kapag ka ang isang public official ay naghahangad na ma-appoint to the extent na siya ay magbabayad ng anumang halaga para lamang ma-appoint siya, huwag po natin pagkakatiwalaan. Sana walang mga ganung tao sa Marcos administrations ngayon na nagbabayad para lamang ma-appoint sa kanilang posisyon. Balik tayo kay Palerista. Sinasabi dito ni Palerista sa kanyang clue, ito daw po ay naghangad ng posisyon, ngunit hindi napagbigyan. Ambassador, akala nyo ba naman? Basta-basta ka magiging ambassador sa isang bansa, ang pinsan ko nga, Consul General eh. Hindi naging ambassador, pero kwalipikado sana sa pagiging ambassador. Hindi lang siya naging malapit kasi sa mga nakaraang administrasyon. Pero retired na po siya ngayon. Consul General yon, di ko nababanggitin ang pangalan. O, tuloy natin. Ha? Kung nasan siyang bansa, doon niya gusto mag-ambassador. E tinanggihan.
Akalain mo, gusto mo pang agawin yung posisyon kay Ambassador Romualdez? Sino ba ang ating Ambassador for the USA ngayon? Ambassador of the Philippines for the United States. Alam ko, si ano eh, parang Romualdez or Lagdameo eh. Tingnan natin, ano? Oh, ito nga, si Jose Manuel Del Gallego Romualdez was appointed by Ambassador of the Republic of the Philippines to the United States on July 17. Hanggang ngayon yata, siya pa rin po ang ambassador. I-correct na lamang ako kung sino po bang taga-United States po dyan? Sino po ba ang ambassador ng United States of America, sa ng Pilipinas sa United States of America? Parang sa pagkakatanda ko kasi sa naging pagbisita ng ating mahal na Pangulo dyan po sa Estados Unidos, doon sa 77th United Nations General Assembly, ay isa po itong ambassador na ito, si Romualdez or Lagdameo. Di ko malaman kung tatay ni Secretary Lagdameo o si Ambassador Romualdez. Basta, i-correct mo na lamang ako kung mali. Bakit ko ba tinutukoy yan? Kasi itong si Maharlika, alam naman natin na ito po ay taga Estados Unidos. Puntahan po natin ang kanyang page. Social Media Agency, Maharlika, meron 921,000 followers. Ito ang address niya. Maharlika Digital Network 9350, Wilshire Boulevard, Suite 203, Beverly Hills, California, United States, California. Ito naman ay publicly available. Meron pang telephone number, email address, at saka YouTube website. Yan po yung mga content nitong page nitong si Maharlika. Kaya baka ang tinutukoy dito nitong si Palerista ay si Maharlika. O inuulit ko, hindi sinasabi ni Maharlika na si ni Palerista na si Maharlika ang tinutukoy niya rito. Tuloy natin. Tinanggihan kasi syempre wala namang abilidad. Kilala naman natin yung babae na yan, walang abilidad. Puro lang paninira. Kaya tinanggihan. O, pagdating sa walang abilidad, di ko alam yan kung totoo yan. Pero definitely, kung si Maharlika ang tinutukoy dito ni Palerista, hindi ka kwalipikado maging ambassador. Ikaw naman, oh, masyadong mataas ang iyong posisyon, ang iyong pinapangarap na posisyon para maging ambassador. Kung totoo na ikaw ang nangangarap dito. I am not saying na totoo yan, ha? Tuloy natin. Kaya yun, nagagalit, napahiga. Oh, yun, thank you so much. Ito pala si Lagdameo, is a permanent ambassador to the UN. Tapos si United Nations Bev Romualdez is a US ambassador since PRRD time. Salamat sa information. Tuloy natin. Kaya binabanatan niya ngayon yung gobyerno. Oh. Next clue. Ikatlo na to. Ikatlo na tong clue na ito, mga tol. Tuloy natin. Ano ba bang clue? Itong babae na to ay baon sa utang. Naku! Ang pagkakaalam ko, kinontent ito ni TP. Kaso lang, pagdating sa kautangan, yung sinasabing utang ni Maharlika na 500,000 pesos, eh maliit yun kung ikukumpara sa pagkakautang ko. Milyones ang utang ko, yung liabilities ko, milyones, pero di ko kinakahiyayan kasi ako naman ay open sa mga ganyang pagkakataon. At lahat naman yan, alam ko. At yung obligations ko, in due time, iniunti-unti kong mabayaran. Pagdating sa mga pagkakautang, eh dapat tayo lahat magbayad ng utang. Ano? Hindi pa pwede yung may utang ka tapos kakalimutan mo yung utang mo. Ako, kahit hindi ako nakakabayad sa ilang mga tao ng matagal na, alam naman nila every now and then nag-update ako. Sabi lang sa akin ng mga kaibigan ko, saka mo na lamang yan intindihin kapag ka medyo nakaluwag-luwag ka na. Pero malaki yung pagkakautang ko. Ito kasing kay Maharlika, sinasabi dito ni Tingting Pinoy before, credit card issue. Nasampahan pa daw po ito ng kaso. Ayon kay Tingting Pinoy, ha? Diyan po sa United States dahil po sa credit card issue ng payment nito. Kaya siguro naman, sa mga binibigay na kulo nitong si Palerista, eh mukhang tumutugma talaga kay Maharlika. Tuloy natin. Baon sa utang, ha? As in, baon sa utang pero feeling mayaman na mayabang pa. So, buti na lang ako, kahit baon ako sa utang, hindi ako feeling mayaman. Hindi ako feeling mayaman. Sinasabi ko nga, itong mga nakikita nyo sa paligid ko ay inuupahan ko lamang. Eh, no? At kasi ako, pangarap ko talaga is una, ngayong taon na ito, masettle ko lahat ng mga liabilities ko. Pangalawa, maibigay ko yung pangangailangan ng aking pamilya, igit sa lahat, bago ako pumanaw sa mundo, mapagtapos ko ng pag-aaral.
sa medisina ang aking anak. O yan yung mga pinapangarap ko. Pero hindi ako nagpipiling mayaman. Tuloy natin. Piling mayaman ba si Marlica? Hindi ko alam. Kasi masyadong personal yon. E tingin ko, mayaman ito. Sabi ni General Macanas dito, napakayaman daw ito eh. Dahil meron daw po itong pag-aari na nursing care diyan po sa United States, ano? Ayun, ay sabi lamang ni itong si General Macanas. At meron akong isang kaibigan na taga Estados Unidos na kinumpirma naman na talagang merong pag-aari po itong si Maharlika diyan. Kaya hindi ko mawawari kung siya ba talaga ay mayaman o nagpapanggap lamang na mayaman. Pero pagka nasa Estados Unidos ka kasi, kung ikukumpara mo ang buhay dito sa Pilipinas, edi hamak na mayaman ka. O balik tayo kay Palerista. Okay, tuloy natin si Palerista. Okay. O yan. Piling mayaman pero baon sa utang, ha? Okay, yan ang clue. Sunod, nakakatatlong clue na. Lahat tumutukoy kay Maharlika. Pero hindi tinutukoy ni Palerista. Sa aking isip lamang, tinutukoy sa mga clue na yan si Maharlika. Una, ang clue ni Palerista kanina is tismosang vlogger, fake news, peddler. Ano? Tapos, pangalawa, itong nag-aambisyon daw po sa posisyon, tapos hindi naman daw po napagbigyan, kaya nagagalit. Tapos ikatlo, baon daw sa utang. Tuloy natin. Clue, para mahulaan nyo. Itong babaeng to ay traitor. Ha? Traitor. Pagkakaalam ko, ang traitor, dating kaibigan, dating sumusuporta, tapos bigla mong kinalaban. Parang ganito si Maharlika ngayon. Kasi kung titingnan po natin yung vlog niya, ano, itong Bojack TV, kung ahalungkatin po natin yan, dito na lang tayo sa Maharlika mismo. Titingnan natin. Bakit kaya hindi niya na ginagamit itong main channel niya na Maharlika? Kung titingnan po natin ito, in the past, supporter ito ng ating mahal na Pangulo eh. Pero biglang bumaliktad ang panahon. O, lintik ang pagbibigay niya ng pugay sa Pearl's family. Diba? O, yan po. Kung ahalungkatin nyo yung channel niya, supporter talaga ito ng ating mahal na Pangulo. Pero ngayon, nag-iba ang panahon. O, yan. Mga pa-content-content pa siya. BBM Sara Caravan, BBM Sara. Diba lahat naman tayo sumuporta sa ating mahal na Pangulo, tapos na-interview niya pa nga si Pangulong Bongbong Marcos. Ang palad niya nga, na-interview niya si Pangulong Bongbong Marcos eh. Diba? O yan o. Lahat ng mga content niya, halos kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa madaling salita, pinagkakitaan niya ang content kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagtataka ko bakit hindi niya ngayon ginagamit ito kasi 1 month ago na o. Tapos ang mga videos niya rito, 5 months, 3 months ago. Anong nangyari dito sa channel ni Maharlika? Ito ba ay hindi monetized? Hindi na ba ito kumikita kaya hindi niya ginagamit ngayon? Sa aking pagkakatanda din, itong si Maharlika, may kaso po itong kinaharap o sinampa ng dating senador na si Kiko Pangilinan. 2 po sa kanyang video ang pina-takedown ng dating senador na si Kiko Pangilinan na nangangarap ngayon muling maging senador. Sa ibang pagkakataon, pag-uusapan po natin yan. Hindi ko lang alam kung ano na ang nangyari doon sa kanyang kasong kinakaharap na yon. At ngayon, kung siya ang tinutukoy dito nitong si Palerista, baka aabutin po din ito ng napakaraming kaso sa hinaharap. O tuloy natin. Feeling nito, siya yung nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, ay kinakalaban na niya si Pangulong Bongbong Marcos. Feeling, ikaw nagpanalo? Ano? Talaga nga naman, oh. 31.6 million ang bumoto. Kahit wala ka nung panahon ng eleksyon, mananalo ang Pangulo. Tuloy natin. Sa araw-araw na ginawa ng may kapal, ang buong bibig niya puro paninira at mga invento niya. Ngayon, yung bunganga niya, yan ang magpapahamak sa kanya. Aabangan na lang. Okay, tapos may follow-up dito si Palerista. O ito, panoorin natin. Matandang vlogger na biglang bumait. Yan natin, ha? Winuulit ko, walang kinalaman si Palerista sa mga sinasabi ko dito. Ang nagiging konklusyon ko sa mga sinasabi ni Palerista, si Maharlika ang tinutukoy niya. Panoorin naman natin itong follow-up vlog ni Palerista. Meron ng 76,000 views. So pag-usapan natin, itong matandang babaeng vlogger,
na matandang babae. Ilan taon na ba si Marlica? Ano, tingnan niya natin kung matanda na siya. Sabi niya kasi lola na siya. Pasensya na kayo mga lolo at lola. Eh pagka lola, matanda naman na talaga, di ba? Balik tayo rito. Bumait na ngayon. Totoo ba? Bumait na siya ngayon. Kasi patong-patong yung problema niya. Grabe, ang hirap ng vlogger na to. Ang hirap ng buhay niya ngayon. Sigurado hindi na nakakatulog to sa problema niya. Alam niyo kung bakit? Kasi bali-balita ko. Ito sa atin lang ha. Ang magsasampa pala sa kanya ng kaso ay 25 na katao. Oh, sige, patuloy na natin yan. Nakakahiya kay Palarista. Panoorin nyo yung buong vlog na yan ni Palarista. Marites kasi ang datingan, ano? 25 na katao. Ibig sabihin, 25 counts. Ano? Of cyber libel siguro sa Republic of 4200. Kaya nga nagtatanong ako sa inyo mga tol, anong particular na content nitong si Maharlika ang nag-play siya kung saan sinasabi ng mga nakapanood na dinig daw po ang boses ng First Lady. Pinlay niya daw po dito sa kanyang channel na Bojack TV. Okay? Kung pinlay niya rito ang usapan ng iba sa pamamagitan ng telepono, malinaw na paglabag po yun sa Republic Act 4200. Ano po ang sinasabi ng Republic Act 4200? Ito po ay naisabatas noong panahon pa po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualde, Ferdinand E. Marcos. Ay hindi ah, June 19, 1965 eh. Before pa ito maging Pangulo ang ating dating Pangulo. Kasi kailan ba naging Pangulo si dating Pangulong Edralin Marcos? Diba 1965, December 30? O, kaya before pa na maging Pangulo si Pangulong Marcos, eh mayroon ng batas na ganito. Sabi dito, Republic Act number 4200, an act to prohibit and penalize wiretapping and other related violations of the privacy of communication and for other purposes. Basahin ko lamang po. It shall be unlawful for any person not being authorized by all the parties to any private communication or spoken word. Kahit nga tayo eh. Pag tayo po nag-usap sa telepono, ang mga cellular phones kasi ngayon capable na pre-record po natin, i-auto-record rather, yung conversations. Pero masama po yun, bawal po yun. Tapos inilathala mo ito sa publiko, yari ka dyan. Maaari kang kumaharap sa kaso. E ano ba ang maaaring maging violations nito? Ano ba ang magiging consequences po nito? Sabi sa Section 2, any person who willfully or knowingly does or shall aid, permit, or cause to be done any of the acts declared to be unlawful in Section 1 or who violates the provisions of the following section or of any other issued thereunder, ano pa nakalagay dito, or aids, permits, or causes such violation shall upon conviction thereof be punished by imprisonment for not less than 6 months or more than 6 years. Tapos meron pa po iyang accessory penalty. Eh kung ito naman ay public officer. Pero definitely si Maharlika, wala pong accessory penalty sa perpetual disqualification dahil hindi naman po siya public officer. 6 months to 6 years each count. Tandaan natin, special law po itong pinag-uusapan. Hindi po ito revised penal code. Sa pag-aaral po kasi ng batas, sa aming mga criminologists at saka sa mga nag-aabuga siya at mga abogado, alam nila yung maaari kong sabihin ngayon na hindi, meron kasing threefold rule na tinatawag applicable sa revised penal code na hindi pwedeng lumagpas sa certain years, more than 40 years ang isang kaso kahit gaano pa ito karami. Pero sa special laws, tandaan natin, special laws eh, hindi siya revised penal code. Pagka 25 counts po ito, ayon sa sinasabi nitong si Palarista, 25 times kung anumang buwan ang maaaring mapili ng husgado
dito po sa kasong isa sa penalty na kakaharapin ito pong si Maharlika, kung siya nga talaga yung sinasabi dito. Republic Act 4200, tapos yung cyber libel, that is Article 353 sa Revised Penal Code in relation to Republic Act 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012. Successive ang pagsisilbi ng pagkakakulong. Pag sinabing successive, hindi pa pwedeng yung 25 penalties na yan, isasabay mo, iseserve mo ng sabay-sabay. Uunahin ang isa, makatapos ang isa, yung susunod na isa, hanggang sa matapos yung 25 penalty para sa'yo. Yan ang maaaring kaharapin nitong si Maharlika. Kung si Maharlika ang tinutukoy dito sa vlog nitong si Palerista. Eh dahil nga hindi ako nanonood sa vlog nitong si Maharlika na walang kwenta, kung hindi kismoso, kismosa at paninirang puri lamang sa mga taong gusto niyang tirahin dyan sa kanyang programa, eh hindi ko po alam kung ano ba talaga at sino ba ang sinisiraan nito. Pero ayon sa inyong mga manonood, ang tinutukoy at sinisiraan ng tao na ito na si Maharlika, walang iba kung hindi si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung saan, dito, sa kanyang cover photo sa Facebook page, naglagay pa siya ng mga ahas sa ibabaw ng Malacanang. Diba? Malacanang itong illustrations niya, oh, sa likod niya na ginagamit. O may mga ahas sa Malacanang. At ayon sa kanyang mga manonood, hindi man pinapangalanan itong si Maharlika na ang ahas sa Malacanang ay si First Lady. Pero ang nagiging perception at konklusyon ng kanyang mga manonood sa kanyang programa, ang ahas sa Malacanang ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. At hindi po iyon tama. Kailanman ang isang asawa, maliban na lamang kung hindi maganda ang relasyon ng dalawa, hindi niya aahasin ang kanyang asawa. Bakit? Pamilya ang masisira. Anak nila ang masisira. Higit sa lahat, hindi naman tanga, hindi naman bobo si First Lady Lisa Araneta Marcos. Assuming for the sake of arguments na nakikialam ito pong si First Lady, but it doesn't mean na hindi po tama ang kanyang mga sasabihin. Nakita ko yung ganyang argumento kay Benji Contreras. Puntahan natin si Benji Contreras. Sabi ni Mr. Benji Contreras sa kanyang Facebook post kanina, dito, the supposed wiretap phone conversation of the First Lady posted by a blogger should be investigated by authorities because it shows no one is safe. Even national security is compromised. May nag-leak ba nito na taga Palacio? O, ituloy pa natin. Assuming but not saying it's true na nakikialam si First Lady sa appointments, mabuti na yon dahil legal na asawa siya. At lawyer. Para kaysa naman, kinumpir niya na, pero yun ang punto dito. Ano? Ayokong i-compare ang situations ngayon sa nakarang administration. Mataas pa rin ang pagrespeto ko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kadahilanan na rin na ito po ay ama ng ating ikalawang Pangulo na si Sara Duterte Carpio at sumusuporta ng matindi sa ating mahal na Pangulo. Kaya ayoko pong pag-awahin-awahin hanggat maaari ang mga supporter ng ating mahal na Pangulo maliban dito sa mga DDS na anti-Marcos na walang kwenta. Okay? Ngayon, babalik tayo sa argumento nitong si Mr. Benji Contreras. Kung nakikialam man at walang masama ano sa pagbibigay ng payo. Pero pinabulaanan na yan ng ating mahal na Pangulo. In particular, tinanong po siya dyan sa naging sit-down interview kasama ang mga different anchors and reporters ng mga mainstream media sa ating bansa. Sabi ng ating mahal na Pangulo, hindi nakikialam ang First Lady. At pinabulaanan na rin niya ng ating First Lady. Sinabi ng ating First Lady, wala siyang ginagawang pakikialam sa mga appointment. Wala siyang anumang papildaan. At sabi niya, maybe this time, kung meron mang gumagamit sa kanyang pangalan, sasabihin niya sa kanyang asawa na huwag i-appoint ito. At walang masama doon. Sa pagtulog sa gabi, kasama ng ating mahal na Pangulo, si First Lady, higit sa lahat,
siya po ay isang abugada. Hindi ordinaryong abugada lamang na pipitsugin. Siya po ay nagmamay-ari ng isang law office. At higit sa lahat, teacher si First Lady. Bago ka maging teacher, dapat maalam ka sa mga bagay-bagay. At sa larangan ng kanyang pagtuturo, batas ang kanyang tinuturo. Kaya hindi niya naman papayuhan si Pangulong Bongbong Marcos ng ikapapahamak nito. Oh, kaya muli, sa mga naninira sa ating mahal na Pangulo, papangalanan ko kita. Ikaw, Maharlika, sa mga ginagawa mong video na lumalaban sa ating gobyerno, walang problema dyan. Pero see to it na ang mga content mo, hindi ka lumalabag sa batas sapagkat hindi absolute ang iyong karapatan sa pamamahayag. It doesn't mean na porket ikaw ay nasa ibang bansa, hindi ka masasakop ng aming batas dito sa Pilipinas. I do not know kung ikaw ba ay Filipino citizen pa rin o kung nirenounce mo na ang pagiging Filipino citizen mo. Kung ikaw ba ay purely US citizen o ikaw ay isang dual citizen. Kung dual citizen ka, still meron ka pa rin tinatawag na allegiance sa ating gobyerno at hindi mo dapat binabastos, binabalahura ang mga batas na umiiral sa aming bansa. Ikaw ay nasa Estados Unidos, pero inuulit ko, ang Republic Act 10175 crosses boundary. Ano? It transcends boundary. Hindi porket ginawa mo dyan sa ibang bansa ang mga bagay-bagay na paninira dito sa ating mahal na unang ginang, hindi ka na liable sa aming batas dito sa bansa. Maliban na lamang siguro kung ikaw ay talagang purely US citizen, eh baka hindi ka masakop ng aming hustisya dito sa Pilipinas. Pero tandaan mo, you are using Facebook and YouTube as your means para mabuhay. Pinagkakakitaan mo ang YouTube channel at Facebook. Huwag mong intayin na mag-take action sa iyo ang ilang mga taong tinitira mo para ipasara ang iyong YouTube at Facebook. Kayang-kaya nilang gawin yan. They will just formally file a complaint, particular sa korte dito sa Pilipinas, at in the process, hilingin sa korte na hilingin sa Facebook at sa YouTube na yung mga content mo ay i-take down sa channel mo, and more so, ma-terminate ang page at channel mo. Basahin mong maigi ang YouTube community guidelines at Facebook community guidelines. Tingnan mo kung sa iyong mga ginagawa, hindi ka ba nakakalabag dito. Inuulit ko, Maharlika, hindi absolute ang iyong karapatan sa pamamahayag. Lahat merong hangganan, lalong-lalo na kung sumisira ka sa karapatan ng ibang tao. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento.